Hello guys and welcome po ulit for another video. So ito po ay part 2 na po sa mobile printing natin at ibang printing app na naman ang gagamitin natin. So sa mga hindi pa alam kung paano mag-print gamit yung mga smartphones nila, tara, samahan nyo ako at panoorin ang video na ito. Ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hello guys and welcome po. So sa binanggit ko earlier, this will be a part 2 po sa ating mobile printing. So ilagay ko na lang sa description box below yung link ng unang video na ginawa natin gamit ang Noco Print. So same pa rin yung mga kailangan natin guys, yung smartphone, yung printer na gagamitin, yung USB cable niya, at saka yung on-the-go cable or OTG cable. So, yung sinabi ko earlier na ibang printer app yung gagamitin natin. So, ang gagamitin natin ngayon ay PrinterShare Mobile Print by Mobile Dynamics. So, ito po ay isang free app. Same pa rin nung Noco Print na may paid version sila para ma-unlock yung mga premium features nila. And same din, so sumusuporta din sila ng wide variety of printers tulad ng HP, Canon, Brother, Kodak, Epson, Samsung at iba pa. So meron naman silang listahan po ng mga supported printers. Available po yon sa website nila. So ilagay ko rin yun doon sa description box below yung link ng website. Alright, so without further ado guys, simulan na natin. So unang-una, i-turn on ko lang muna yung screen record ng phone. Tapos, make sure po guys, yung printer naka-on na. Tapos, ikabit yung OTG cable doon sa printer cable. Yan. Tapos, punta tayo sa settings ng phone. At make sure po guys na naka-on yung OTG cable niya. Or OTG option. So, turn on natin yan. Tapos, sabay kabit nung kable. Okay. So, mayroong notification lumabas kasi meron tayong na-i-connect na printer. So, select okay lang po. Right. So, ito po yung dashboard ng PrinterShare. So, premium na po siya. So, premium po yung nagamit ko. And then, mas marami po yung option niya para makapag-print tayo. So, mayroong pictures, document, web pages, Gmail, contacts, calendars, messages, and call logs or call history. So, sa ibaba, yun pa rin. Select pa rin yung printer. So, yung option nila is nearby Wi-Fi, nearby Bluetooth, direct USB connected. So, yan po yung OTG. So, meron din silang cloud services, yung printer share remote and print to PDF. So, parang yung file mo, parang isi-save nila as PDF file. So, select nyo ng direct USB connected. So, ito, yung Epson L120. So, same pa rin nung Noco Print. So, walang drivers yung application para sa printer natin. So, pwede natin i-select yung generic. And then, kapag na-install na nila yung drivers dun sa phone ninyo, guys, so, mayroong option dyan na nag-recommend sila na mag-print ng test page. So, skip ko na lang to kasi nakapag-print na ako ng test page kanina. So, yan. So, may na-select na tayong printer, tapos punta tayong documents, and then select natin yung file. So, yung lumabas dyan is no items. So, i-click lang natin yung 3 lines or yung burger lines, tapos i-select natin yung folder kung saan nakasave yung files na ipiprint ninyo.
So yung sa akin, downloads. Then select lang natin yung file. Yan. So to open document, you need to install document render library. So parang additional update po to, guys, para sa application. So i-select nyo lang yung render, i-download yun. Tapos magpa-process, magda-download. So hantayin nyo lang hanggang matapos. So aabutin ito ng ilang minuto. Okay? Okay, so natapos na po yung pag-download ng additional updates ng printing app. So check natin, okay? So yung files natin, guys, is 13 pages yon. Okay, so similar siya sa unang printer app na ginamit natin, na meron siyang checkmark sa ibaba. So ibig sabihin nito, yan may checkmark. Yan po yung i-preprint ng application. So, select lang natin yung isa. Tapos, punta tayo sa ibaba. Merong options dyan. So, select lang natin yung option. Page scaling. Yan po yung fit to paper size. Yung original size ba. Yung margin po yan, guys. Tapos, yung paper size. So, yung nilagay ko sa printer is A4. So, i-select lang natin ulit ang A4. Tapos, balik tayo ulit. Print mode. So, yung normal, draft, grayscale. Tapos, kung meron na kayong na-select, so, print. So, ito. Ilang kopya. Number or anong page yung ipiprint. So, selected yung ginamit natin kasi yung page 1 lang. Tapos, pages per sheets. So, isa lang. So, starting print job. Yan. So, kung merong nangyari ito sa inyo, guys, na yung starting print job niya, guys, is matagal. So, i-force close nyo na lang yung application, tapos balik kayo ulit. Yan, force close natin lahat. Then, balik tayo sa app. Tapos, select lang yung printer. Use generic lang. Skip lang yan. Then, documents. Select yung document na ipiprint ninyo. Tapos, check nyo lang yung page kung aling page yung ipiprint ninyo. Tapos, yung iba, sa ibaba yung option, same pa rin. So, select na lang natin yung print. So, number of copies, yung pages. So, yun. Nag-print na siya. So, antayin lang matapos yung pag-print, guys.
Okay, so yung notification nyo guys is print job has been sent to the printer. So, select nyo lang okay at balik na lang tayo sa homepage nya. At yun na yun guys. At ito rin yung print nya. Okay. Alright. And that would be all guys for this video. So, hopefully meron kayong natutunan kung paano mag-print gamit yung mga mobile phones natin. So, sa mga or let's say kung nagustuhan nyo po yung videos natin guys, so can you leave a like on the video and pati or paki-share na rin sa mga kakilala nyo or sa mga friends nyo na gustong mag-print gamit yung mga mobile phones nila. Okay? So, once again guys, sa mga bagong naligaw sa channel natin, ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hanggang sa susunod na videos guys, bye for now. And thank you.